Good Bispo, Venezuela. Everybody say, praise the Lord. The Lord. May naman. Praise the Lord. Salamat sa tempeng. Tas yung kamay, tayo pwede mo lang. O muna kailang Diyos, maraming salamat. Sa nagila magandaong galumbo sa amin sa araw na to, nga kaming itinipon mo dito sa yung bahay-sambahan upang sambahin ka at purihin. Pasalamatan sa lahat na kabutihan mo sa aming buhay, Lord. Thank you so much, Lord, for the first leading prayer of our dearly beloved pastor. Thank you so much. Will you please bless the part of the service, Lord. Until now, we pay the holy presence, my God. Thank you so much for the anointing, Lord, of the service, my God. The song of the choir, the testimony that we heard, and all, hallelujah, the personal worship and praises, Lord. Salamat sa kabutihan mo sa iyong buhay, Lord. Langisan mo bang lingkod mo, wala akong magawa, wala ka. Ikaw lang aking karunungan, Lord. Ikaw rin kaalaman, ay bind Satan, cast out hindrances in our midst, destruction of a devil, and believe and doubts in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kinang busog nga in, praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God. And the same give the full honor and respect to our dearly beloved evangelist, Will the Salmida, the entire prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of our dearly beloved son pastor, Lina Kunalmida, and all beloved children, the blessed Almida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate service, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin na nanonood sa araw na to, maraming salamat po. Palakpakan po natin ating Panginoon. At sa ating mga bisita, at natuwa ako dahil nakapiling ko ang pinsan, si Kankasin, nga na-assign na dito sa nako ng CDO. No? Nakita kami sa Sarah. Actually, siya naging karin sa akin. Sabi niya to, dapat mag-usin tayo sa lugar natin. Sabi, sige, schedule natin. So, July 1 anto. Yan ay leading ng ating mahal na Panginoon. So, maraming linigtas ng Diyos. Amen. Aming kababayan, yung ating beloved na mayor doon na kaibigan ko rin, kilala namin, mga pamilya, si Retired General Jun Aying sa Philippine Army. Retired yun, na general. Din tumakbo ng mayor. Pinagpala ng Diyos, nanalo. May kadalawang term niya na ngayon. Kaya medyo siya mismo nag-usap kami nga, sabi niya di, kamag-anak namin yung mga Biñas sa aking lula. Sabi ko, pinagpala pala ang mayor. Sabi ko, lalo kayo pagpalain ng Diyos mayor dahil lumapit kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. First day crusade, isa lang siya. Lumalakad-lakad doon, no? Puntan gym. Sabi ko, mayor, sino kasama niya? Ako lang. Wala siyang bodyguard. Wala talaga. Isa lang siya. Lakad-lakad siya doon. May pumupo sa lamisa. Sabi ko, mamaya pabigyan yung salita. Sumaka sa pulpito, nagsalita. Eh, nag-code pa ng bersikulo kasi parang Baptist din eh. Kaya, welcome tayo. So, salamat sa ating mahal na Panginoon na naging matagumpay ang gawain sa unod na langin ng ating dearly beloved pastor. Like, kung walang prayer ng propeta, hindi po tayo magtagumpay. Amen? Kung tayo lamang, may prayer tayo, parating prayer sa atip lang. Nabibira lang yan sa langit pag ay dalin sa prayer ng tao ng Diyos. The man of God, the prophet of God, our dearly beloved rebel pastor, with this talalwida. Everybody, serve the Lord. Mga minali, itong preaching ko po ay, ito po ay recapping lamang. Follow-up sa mga testimony natin narinig. Alam mo, the secret of abundance blessing. Ang sikreto sa abundansyang pagpapala ay una-una sa pagsunod, sa pagsamba, pangangaral ng Ebanghelyo, pagsangyaw, din ang pagbibigay. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Yan ang mga major roles of a Christian na dapat gawin. Sambahin ang Panginoon, purihin siya,
mangaral ni Ebanghelyo, go and preach the gospel to the people throughout the world. Then, magkaroon tayo ng holiness. Magpagabanal tayo sa paglingkod sa ating Malapanginoon, once and for all. Kaya ang Diyos natin banal na tumawag sa atin, dapat tayo magpagabanal na tinawag tayo ng ating Malapanginoon. Amen? Then, ang pagbibigay ng ating mga tithes and offering. That is the secret of abundance, abundant blessing. Then sabi na Matthew 6:33 and 34, pakinggan lang, pakibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, kabanata 6, ang talata ay 33 hanggang 34. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Alam nyo ng versikulo na to, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay itaragdag ng Diyos sa atin. Hindi sinabi, and all these things shall be given unto you, but and all these things shall be added unto you. Itaragdag pa po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Take therefore no thoughts for tomorrow. Huwag natin alalahanin yung bukas natin. For tomorrow shall take thought for the things of itself. Alam na ng bukas ang darating na bagay sa kanyang sarili. But sufficient unto this day is the evil thereof. Pag sumobra pa, ang iyong iniisip sa araw na to ay maging masama. Ang ibig sabihin, be content what you have. Sa bawat araw na tinatanggap mo, maging kontento ka. Because the Bible says, godly contentment is a great gain. Ang maka-Diyos sa pagkontento ay malaking ginansya. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen ba? Huwag na tayo maghanap pa ng sobra pa higit sa araw na to. Basta pasalamatan mo na sa araw na to, pinakain ka ng Diyos, sinuplayan ka ng ating Panginoon, giputiksyonan ka ng ating Malapanginoon, tinugon ang dalangin mo, pinagpalang trabaho mo, pinagpalang negosyo mo, yung bang to sufficient, sufficienti ka na dyan. Huwag mo na isipay, kulang pa man, kulang pa rin, wala pa rin, kailangan ko pa. Ayaw ng Diyos yun. Sufficient unto this day is evil thereof. Kaya ang gusto ng Panginoon, huwag kang magpukos sa pira. Ang gusto ng Panginoon, magpukos ka sa pangako ng Diyos. May pagdating ng araw, pag inuna mong kaharian ng Diyos ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay, all things that we need, needs yun eh, hindi wants, lahat ng ating mga pangailangan, idaragdag ng Diyos. Idaragdag, punuan, dagdagan, paramihan, suplyan ka. Dahil siya ang nakaalam ng ating mga pangilangan because he's the greatest provider. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Excuse me. Sabi nga ng pinsan ko, yung kapatid lang si Ate Princess, isa lang po yung nagtatrabaho sa Manila. Nagtatrabaho sa Viva Film. Siya po isang bookkeeper accountant. E magkano lang sweldo noon? Pinandadala sila doon ng Crusade 1984. Mga minamahal, dati kasi nandun na ako dati 1984. Kasi namatay papa ko, nag-process kami ng pension niya sa Camp Aguinaldo. Doon na ako, pero umuwi kami sa Iloilo. Kaya nakabalik ako 1984 pa rin. Nung nakatapos na ako yung eskwela sa college, sa Nautical, para mag-apply sa barko. So nakarating ako yung Crusade sa Lunita, 37 Night Street. Consecutive yun, 37 nights na ginaulan, ginabagyo, grabe mga himala doon, mga minamahal. So, mga March, dumating ako doon, mga, ano na, November 24, 1984. March to April po yun. Ngayon, 84 pa rin akong save, dinala akong sa gawain. Totoo yun, isang room lang kami, napakaliit. Sama-sama pagkain, hirap, mas importante nga makasamba kami sa ating mahal na Panginoon. Yung mga testimony ko noon, yun ang nangyari.
Saan sumasakay kami sa DOC Station, Santa Cruz, wala akong pamasahe. Kinakausap po ng konduktor, umiiyak ako, may nagbibigay ng pera sa tabi ko. Hanggang doon, grabing himala. Dahil hindi sapat yung ano, wala kaming trabaho. Minsan nagdala si yung mama ni kasin ko, si Nini Guring, ng mga isda, mga daing, bulad, kung sa kwan pa, uga, kung sa bisi, Ilonggo pa. Hinalako namin yan. Ginahikilo-kilo namin, tanggal kalating kilo, yung mga daing. Alam mo, binibinta ko yan dyan sa Cartimar, sa Ricto, Cartimar, yung mga mall na yan. Sabi ng mga tindira ng babae, oy, eh bakit nagtitinda ka? Hindi bagay sa'yo. Sabi ko, hindi, kailangan babagayin na lang natin. Kasi Kristiyano tayo, walang tayong kayabangan, di ba? Eh, napasalamat naman ako, madali maubos. Ubos, tapos bayaran weekly ang swelduhan nila para makapira kami lahat. Nadanasan ko nagtrabaho sa UDCP construction, yung tagabilad ng buhangin, bilad ng buhangin para ibalas sa sandblasting. Mga minamahal, magkano lang sweldo noon? 1984. Minsan umiiyak ako pag-uwi ko, namumulot ako ng mga tahong sa dumidikit sa mga birds. May mga gulay doon na kangkong, pinipitas ko. May mga awil pa, linuluto namin. Naranasan ko po yun. Hindi alam ng parents ko dahil kasama kami sa Manila. Sila mga mababata pa, nag-aaral sila sa magsaysay school noon. Kaya ganoon po, mga minamahal, ang kahirapan namin. Pero hindi ko sinasabi sa mama, papa ko ang kahirapan. Basta sinabi ko, Noy, Nay, maligaya ako dito. Hindi ko sinabi na mahirap. Nung huli, na nag-testify ako, dumating ang taon, 84, 85, 86. Naging single squad ako, naging member ako ng single squad youth. Naging leader ako doon, kahabagan ng Diyos, yun ang kumakanta ako. Ngayon, hanggang na-promote ako, naging finest choir. Na-promote ako ng Panginoon, nakiting katapatan ko, tinawag ko mala pastor. Baran, nangangaral ako sa labas, sa mga hospital, sa mga bilangguan, sa mga kalye, mga Bible study sa Sampaloc. So, nag-testify ako, na-recognize natin, beloved prayers in the Lord. Yung mga testify ko, mga himala, grabe sa mga pangangaral, ebanghelyo. Sinausap ako, 1988, Crusade sa San Fernando, Pampanga City na ngayon yan. Brian, willing ka pa magpapagamit? Sabi ko, anong kalooban ng Diyos, mga pastor? Sige, lahat na pangalan na nabautismo dito sa San Fernando, ipunin mo. Kayo maiwan dito, ipalo up nyo yan. Tapos magkaroon ka ng gawain dito. Dito lang start, 1988, ginamit ako ng Panginoon. Dahil sinabihan ako ng mga pastor, Brian, bibigyan kita ng ID. Bibigyan kita ng license as preacher in the church. Kaya hindi ko makalimutan, 1988, yung mga preachers, wala pa mga ID yun. Wala pa, hindi pa uso yun. Ako mismo in-encourage mo na pa, so harap-harapan kami sa sala. Brian, bibigyan kita ng ID, license as a preacher in the church po kasi. Nagulat ako. Anong sagot ko sa mga pastor? Mga pastor, kahit wala na siguro kung ID nga bilang preacher sa church, o license, ibigay mo sa akin, basta sapat na, na sinabi niyo po, gawin ko ang kalooban ng... Sumalis ka na! 1988 pa po yun, mga minamahal. Nangaral ako ng ebanghelyo, dumaan kami sa grabing pangapagsubok, namumutol ng kawayan, kami nag-atip, lahat, grabing kahirapan, walang pera, wala pang blessing, ng blessing namin, 20 pesos, gabing tuwang-tuwa namin, isang itlog lang mabili, isang suman. Ganun lang, patuloy kami nagpupuri, wala kaming complain, wala kaming reklamo. Mga minamahal, padala kami sa Manila, sa Central Park, 1985-86, mga bangko na kahoy, binabuhat namin, kinakaliwan namin mga abaga, dito, mga minamahal, soldier namin, pinakamada sa kilid, bigyan lang kami ng mamadir ng 20 pesos, sa nilalakad ko Central Park, Tokyapo, nadaanan ako ng coaster, dumakbo ako dahil nahiya ako. Pero ni halika, pinasakay ako ng malapastor, nahiya ako sa Makay, they say, malapaso, pamilya niya. Sumakay ka. Pagdating ko, ganyan lang pong bahay namin sa Ricto. Ricto kasi Cartimar yun eh, likod ng Sampaloc. Pagbaba ko, sabi ng pastor, mangarag araw-araw, mangyan, kanat araw-araw, mangarag kami, 100 kanda tao na mapangaralan. Sa 100, 10 lang maniwala. Sa 10, isa lang lilingkod sa Diyos. Ganun ba kahirap ang pangalang ebanghelyo? Lumapit ka palagi sa akin tuwing gawain, bigyan kita ng blessing, pamasahin nyo. Alam mo mga mahal, noon, panahon, 20 pesos, 40 pesos, grabe kalaki na po yun, 1988.
Napakalaki na po yan. Tuwang-tuwa ako, pagbaba ng kusakustin, ang malapaso, ang barong na malapaso, pero may mga bulsa yan dito. Dumukot ng pera sa bulsa, ginanon sa akin, dami. Ayun na po, huwag ka maya, Brian. Pride yan. Palparain ka ng Diyos. Pagbaba ko, pagtingin ko, grabe, puro pa mga dollar. Lukso-lukso ako, pagbaba sa tulay, gabing kagalakan ko, Lord, maraming salamat. Hindi ako lumukso, umiyak dahil sa pira, dahil napakaraming pira binigay sa ginaginano ng mga pastor. Tuwang-tuwa ako sa sobrang katuwaan, Lord, salamat. Dahil totoo kang Diyos, alam mo na wala akong pera. Alam mo yung pangapangilangan namin. Totoo ang Biblia eh. Unahin mo kariyan pagkatwiran ng Diyos ang lahat ng bagay daragdag sa'yo. Sa sobrang kagalakan, katuwaan ko, hindi ako umuwi sa bahay, muminto ako sa Sampaloc Market, nangaral ako doon. Nagmatinda ng mga gulay, pangaralan ko, papalain kayo, ay may mga arthritis pala. Tumanggap sa Panginoon, nang tumanggap, paglihans, sabi yun, nawala yung sakit ko, Brad. Kahabagan ng Panginoon, pero mga pastor, alam mo, kumuha ng malaking silupin. Yung mga tinda niya, okra, talong, sitaw, kamatis, pinaglalagay doon. Sabi niya, sa'yo na lang yan. Basta pag-uwi ko sa bahay, grabing dami-dami ng pagkain. Hindi ko na malaman, no? Anong lulutuin. So, ang Biblia, totoo ang Biblia. Matthew 6:33. Unahin lang natin ang paghahanap, ang katwiran, ang Diyos, at ang lahat ng bagay idiragdag. So, dumating ang panahon, yun ang sabi ko na nag-graduate sila, mga pinsan ko, may mga trabaho na. Yung kwarto yung inupahan namin, ako lang natira doon. Ako lang natira. Dahil ginagamit ako mangaral araw-araw kung saan-saan akong punta. Hanggang yung patutuo ko rito ngang nabot ng 5 months, wala akong bayad, pinalayas ko na may-ari. Hanggang kinukop ako ng kapatiran, ginamit sa pagpatistipay ko, miyak, brandi, wala ka palang tirahan. Dito ka na, kupkupin kita, kasama kita. Nagulat yung kanyang inupahan sa bahay, 25 bilas siyang umuupa sa kwarto. Sinibihan yung miyari nga, alis na ako. Sabi, dalili lang, Vanderbilt, sinit. Bakit anong nangyari? Alis ka dito, 25 bills, walang problema. Sige lang, hindi niya maintindihan. Ginamit ng Diyos para maghanap kami ng ibang kwarto, isama ako. Sinama ako, sama mga ibang kapatiran. Hindi daw niya maintindihan, bakit ganon? Hinipo ng Diyos. Kaya totoo yung Biblia. Basta unahin mo lang, hanapin ang kaharian ng Diyos, sundin ang kalooban ng Diyos. Paluguran ang ating mahal na Panginoon. Bahala na. Hook or by crook, kahirapan, pagsubok, basta huwag mo isipin mo, unahin mo kaharian. Katwira niya, grabe magulat ka, lahat-lahat ng mga pangilangan mo. And all these things shall be added unto you. Alam ng Diyos, wala kang tirahan, wala kang tahanan, wala kang bahay, wala kang pera, wala kang damit. Kaya si Biden Mills ginamit. Ang tagal na sa malita niyan, mga golden award na mga long sleeve, kaya wala ako, pinamimigay sa akin, pati mga sapatos, lahat ng bagay. Grabe ang Diyos. And all these things shall be added unto you. Yan sabi niyang pinsan ko si Roger, nakatapos sila, magandang trabaho niya sa kumpanya. Nag-resign na siya para mag-retire. Ito po, pinahinga siya 6 months. Pagdating siya, tinawagan siya naman. Kaya ang mga kumpanya ng US, nag-extension dito sa buong Mindanao, Visayas. Naging ginawa siyang consultant sa mga business na yan, handle seminar. Sa Ginza ngayon, sabi ito, makita sa Cagayan de Oro, diyan ako magstay. Kung salamat sa ating mahal na Panginoon. So ngayon, nag-retire na siya, dinawag ulit. Sabi ito, totoo yung pagtatapat. Totoo yung pagtatapat sa pagbibigay. Kaya huwag kayong maghinayang. Huwag kayong maghinayang sa binibigay nyo. Gaano man kalaki yan, o gaano man kaliit, kayo lang maabot yung ibigay nyo. Huwag kayong mag-alindangan. So, umpisa, baka sabihin mo, hindi nakita. Kasi ang Diyos magbigay ng pagpapala, hindi ka agad-agad. Subukin ka kung pera lang tinitingnan mo. Basta bigay ka lang ang bigay, wala mo, hindi mo yung binibilang, ang binibigay mo, bahala ng Diyos. Ang Diyos, alam niya, binibilang. Ang Diyos nagbibilang ng ating binibigay. At alam niya, kung kailan niya tayo pagpapalaan, kailan niya ibalik yung pagpapala sa atin, dahil totoo ang salita niya. Totoo ang Biblia, hindi po pwede maging sinungaling ang ating mahal na Panginoon. Excuse me, talagang doon sa pawis, pagod namin, ganito pa. Kaya grabe ang pagpapala. Totoo yung paglingkod sa Diyos.
Sama-sama lang kami, 40 years na. Naglingkod kami sa Diyos, 40 years. Kayo, pinagpala kayo, tag isang buwan, isang taon pa lang, ilang taon pa lang kayo. Maliit lang na pagsubok dinaasan. Kami, dumanas kami ng grabing pagsubok. Sa kahabag ang Diyos, pero malapas 40 years na kami naglingkod sa Diyos. Pero sabi niya, hindi kinukulangan. Ngayon, doble-doble, mga kapatid niya, nakatapos sa lahat. Sa Manila, may mga kondominium, lalaki ng mga bahay, mga sakyang kompleto. Sabi niya, sobra-sobra ng pagpapala. So, umpisa, wala. Pero pagbang patuloy ka lang magpatuloy, ipapakita ng Diyos sa iyo. Kung gaano katotoo ang kanyang pangako, basta sa Bible, nagsasabi, delight yourself first to the Lord and He will give the desires of your heart. Magpakatigaya ka muna at unahin mong Panginoon. Delight thyself unto the Lord and He will give thee the desires of your heart. Ano yung mag-delight? Sabihin, maging maligaya ka muna. Gawin mo muna ang kalooban ng Diyos. Delight thyself unto the Lord. Ano yung isang delight? Ipaglingkod mo muna ang buhay mo sa Diyos. Unahin mo muna ang kalooban ng Panginoon. Purihin mo muna siya. Sambahin mo siya. Lahat gawin mo ang kalooban niya. Delight thyself unto the Lord and He will give thee the desires of your heart. Lahat mong desire, i-grant, ibigay ng Diyos sa iyo pagdating sa tamang panahon. In the due time, the Lord will grant your desire. Dahil pangako ng Diyos yan. And He will give thee the desires of your heart. Hindi pwede hindi bigay ng Diyos. Dahil salita ng Diyos, hindi pwede maging sinungaling. He never failed one word of His promise. Lahat. Because God is not a man who make a lie. Hindi niya pwede biguin. He never failed one word of His promise. Because He is a faithful God. He's full of love ng Diyos. Ito pa rin niya. Hindi sa pwede maging sinungaling. Ang tao lang sinungaling. Amen? Pero ang Diyos hindi pwede magsinungaling. Palagpagan natin ang Diyos. Ngayon ang tanong, sabi nito, bakit ka magbibigay? Number one, give to be blessed. Magbigay ka upang ikay pagpapalain. Amen ba? No? Give to be blessed. Magbigay ka upang ikaw ay pagpapalain. So, hindi ka pala nagbibigay, hindi ka pagpapalain. Kaya may hindi pa nagbibigay, natuto magbibigay, kaya makita nyo, walang pagpapala. Kasi nakalagay dito, give to be blessed. Magbigay ka upang ikaw ay pagpapalain. But the Bible says in Malachi chapter 3 verse 10, ang sabi to, bring the whole tithes into the storehouse, that may be me food in my house, and prove me now, sa King James, test me in this, sa modern English to, see the Lord God Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Buksan mo, bigay ka daw. Dalhin mo ang lahat, the whole tithes and offering nyo sa bahay sambahan, storehouse, bahay sambahan. Upang may pagkain sa aking bahay. Ang sinasabing pagkain at literally nga pagkain lahat, kundi lahat na mga pangailangan ng church mapunuan at mapagbigyan lahat. Lahat, all the needs of church. Bayad ilaw, bill sa kurente, bill sa tubig, simple of course, mga blessing, pagkain, needs ng mga manggagawa. Din, so much that, sobra pa. Mga expenses sa mga sasakyan, napakalaki. Mga, yun, maraming nga naka-stambay ngayon na, halos tatlo kasakyan, puro transmission ang sira. Kasi tuloy-tuloy ang tubig, tuloy-tuloy ang baha. Di nakapark sa kilid. Naku, nag-stack up yung mga transmission, hindi na makambya. So, kailangan ibaba. Yung FB, hindi nagamit, yung dalawang star, kasi nabasa ng tubig eh. So, kailangan ibaba lahat. So, gastos na naman. So, kaparte po yon. Yan sabi baron, may pagkain sa aking bahay. At, subukan nyo ako ngayon sa mga bagay na to.
Ang salita dito, subukan mo ako ngayon, hindi bukas. Ngayon. Ngayon, kasi may gawain tayo eh. Ngayon mo ipagaloob yung ibibigay mo. Ngayon mo subukan ang Diyos. Amen ba? Test me in this, saying the Lord Almighty, and I see, sabi niya, and if I throw open the floodgates of heaven, floodgates, mga window yun, and pour you out a blessing, ibuubo ko sa iyo, ibuhos ang mga pagpapala na walang sapat na kwarto na silid na paglagyan. Ibig sabihin, pag binigay mo ang Panginoon, binigay mo ang sa Diyos, inuna mo siya. Ang pangako ng Diyos, ibuhos niyang pagpapala. Walang sapat na silid na paglalagyan. So kung wala pa mapuno yung kwarto mo, asahan mo pag maggawin mo to, pupunuin ng Diyos yan. Ano ibig sabihin na pupunuin? Siyempre yung kwarto niyo, punuin niya. Punuin niya ng kama, pupunuin niya ng unan, punuin niya ng habol, punuin niya ng appliances, punong-puno, punuin niya ng sapatos, punuin niya ng tsinilas, punuin sandal. Amen. Lahat, yun ang ibig sabihin, ang lahat mong pangailangan, lahat mong needs, isupply lahat ng Diyos. Wala ka nang hahanapin pa. Yun ang ibig sabihin. Kasi iba yung tuwing may gawin ka, may hinahanap ka. Tuwing may iniisip ka, may hinahanap ka. Sipin kulang na kulang. Pero pag sa ang Panginoon, Panginoonan mo siya, wala ka nang hahanapin pa. Matulog ka, kompleto. Magbukas ang refrigerator, kompleto. Lahat kompleto. Complete. Because in Him, we are complete. Dahil sa Panginoon, kompleto tayo. Hindi tayo kulangan ng ating Panginoon. Muna sabi, and there shall not be enough room to receive it. Walang sapat na kwarto na paglalagyan ng pagpapala. Sobra-sobra. Sobra-sobra yung deposit mo sa bangko. Sobra-sobra. Wala kang utang. Ikaw nagpapautang. Naintindihan nyo ba? Yan ang sabi niya. Give so that you be blessed. Magbigay ka o ba kayo magpapalain? Eh kung di ka magbigay, eh walang pagpapala. Ito po yung essence eh, ng pagbibigay. Parang ritual. Ritually ito nga dapat gawin mo, gina-introduce sa atin paano yung flow, sistema ng pagbibigay. Ito is sowing and reaping ito. Parang nag-sow ka, nag-pugas ka, nag-hasik ka upang ikaw ay may alihin. Amen ba? Kung wala ka bang hinasik, may maani ka ba? Sino yung mga farmers? Kung kung wala kang tinanim, may maani ka ba? So magtanim ka muna. You have to sow. Magtanim ka upang may maani ka. You sow it so that you reap it. Mag-reap ka. Yan pong dapat ugali ng Kristiyano. Sub-current yun eh. Parang dapat kailangan mo sundin at gawin mo para mag-participate ka. Para pagdating ng araw, makapag-participate ka ng harvest sa ating malapanginoon. Kaya kung wala kang nabigay, wala kang pagpapala. Itong pagbibigay, ito po isang gift ng tao. Gift ba? Yung gasa mo sa pagbibigay. Napapagbigay ka, mapagbigay ka, mahilig kang magpugas, mahilig kang magasik. Kaya pagdating ng panahon, it's a gift. Para pagdating ng araw, mayroon kang mapitas, mayroon kang maani, mayroon kang matanggap, meron kang mahukay. Pero kung ang ugali mo, hindi ka naghahasik, hindi ka nagtatanim, so, time will come. Hindi ka makapag-participate sa harvest. Nga naman, wala mangang harvestin. Kaya wala mangang tinanim. Di, mangharvest ka sa kapitbahay, magnanakaw ka na. Amen. Amen. Kaya kung gusto mo marami kang mapitas, marami kang maani, marami kang makuha, mga minamahal, magpugas ka, magtanim ka, maghasik ka, magbigay ka sa gawain ng Diyos upang sa ganon, ikaw may maani ng mga pagpapala nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord.
Isa pa lang na. Give to be blessed. Pangalawa, give from the heart. Magbigay ka na galing sa puso. Amen? Yung magbigay ka na galing sa puso, hindi yung sabi dito, sell your possession, ibinta mo mga ari-arian mo, and give to the needy, bigay mo sa mga mahirap. Provide yourself with money bags that do not grow old, with a treasure in heaven that does not fail, where no thief approaches and no moth destroy. For where your treasure is, there will be your heart be also. Where is your heart when you come to the church? Yun ang pangutana. Saan na yung puso mo kung ikaw ay pumunta sa church o pang magsimba? Is it in your family? Is it in your wealth? Is it in your limitations? Oh, I want to invite you today to sow an eternal legacy by giving to God from the treasures that you cannot take with you. Eh, sabi ng preacher ng ito, invite na kayo sa araw na to na dapat maghasik ka ng walang hanggang legacy. Ano yung legacy? Yung inangkin mo, manahin mo, eternal legacy. Kasi pag nagbigay ka pala sa Panginoon, makatanggap ka ng walang hanggang buhay pangako ng Diyos nga manahin. That is legacy ang tawag. Amen ba? Eternal, you sow an eternal legacy by giving to God from the treasures that you cannot take with you. Nagbigay ka sa Diyos upang maghasik ka sa Diyos, upang makaangkin ka, magbana ka ng eternal manahin mo. Sa magitan ng pagbibigay mo sa Panginoon, yung pagbibigay mo, yung kayamanan, na wala naman ni mo natanggap yon. Amen? Kasi ang buhay na walang ga, hindi mo makikita. Ang Diyos lang ang pagpamana sa'yo pagdating ng araw. Dahil nakita ng Diyos yung katapatan mong pagsamba, pagsunod sa kalooban niya at katapatan mong pagbibigay sa gawain niya. May manahin kang sa iyong paghasik. Mayroon kang mamanahin eternal legacy from our loving God. May mamanahin kang walang hanggang buhay. Okay, that's why magbigay ka ng galing sa puso. Amen ba? Amen. Hindi yung napipilitan ka lang. Napipilitan ka lang o baka na ano ka lang, napilitan ka lang. Not reluctantly, napipilitan ka lang. Amen ba? Kaya ayaw ng Diyos yung napipilitan ka lang. O para may bigay ko, para may ibalik ang Diyos sa akin. Ayaw ng Panginoon po yon. Kailangan ang Biblia na gusto ng Diyos, magbigay ka ng may kaligayahan sa puso. For God, love it, a cheerful giver. Pag magbigay ka, dudukot ka sa bulsa mo, ay ganang, tapang dumudukot ka, tuwang-tuwa ka, nakasmile ka. Ay, pagbibigay na naman, Lord, salamat, magbibigay. Hindi mo na binibilang, basta may madukot ka doon, ibigay mo na, bahala na. Kasi yung labupiring, hindi na binibilang yan. Okay, the more you give, the more you blessing, the more blessing that you receive from the Lord. Yung tithes lang, bilangin mo, kasi tithes lang yun eh. 10%. Pero yung love offering, wala, hindi na binibilang po yun. Hindi na binibilang. Kasi yung tithes mo, always 10% lang po yun. Kaya binibilang mo yun. Yung love offering mo, hindi binibilang po yun. The more you give, the more blessing that you receive from a loving God. Give it to the Lord from your heart, galing sa puso na pagbibigay. Hindi yung napipilitan ka lang. Huwag patulog-tulog, kaya hindi ka papalain. Kaya ginadandahan ko to para makatulog kayo. Para pag nakatulog kayo, hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Amen? Yung hindi natutulog, silang pagpapalain. Bakit? Atintibo sa nakikinig. Kasi pag atintibo ka nakikinig, hindi ka talog-tulog, gagawin mo yon. Pag gagawin mo, hindi, wala ka na-miss. So, ikaw ang pagpapalain ng Diyos. Yung patulog-tulog, walang dalaman yun. Anong preaching ni Brandy? Nakatulog naman. Eh, wala ka. Out of blessing ka. Kaya, palagi kang kuripot.
Pagdating sa pagbibigay, punta ka ng CR. Magtatago ka ron. Pagbalik mo dito, prayer na lang. Kaya paano ka pagpapalain? Na hindi ka nagbigay, nagbigay ka hindi pagpapalain. Hindi ka palain, hindi galing sa puso. Amen ba? Ngayon, why you give? Pangatlo, bakit ka magbibigay? Nga sabi ko, give and it shall be given unto you. Good be sure, press down, shaken together, and run it over. Sabi ng Mateo, Lucas 6:28. Paano ka magbigay? Why you give? Sige, magkaybasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, kabanata 6 ang talata ay 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Tama? Magbigay ka at kayo bibigyan. Yun, simple lang logic yun eh. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Sabihin, kung wala kayong binibigay, wala rin magbigay sa iyo. Amen. Amen. Kasi may ang salita, oh, magbigay kayo, kama, at kayo'y bibigyan, kulon. Takal na mabuti, oh, takal. Ang ibibigyan ng Diyos sa iyo, sinukat talaga, takal na mabuti. Parang, dinakal eh. Sinukat ng tama. Takal na mabuti. Bangit kasi yan, pikpik eh. Dapat yan, siksik eh. Siksik, dinasok. Liglig, ginanon pa. Parang, kumbaga, ginanon pa, parang nasok pa eh. At umaapaw. Umaapaw. Ganun ang Diyos magbigay. Kaya sobra-sobra. Ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Ibalik ng Diyos yung kandungan. Yung sabakan. Amen ba? Sapagkat sa panukat, yung sukat, sukat. Sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo buling susukatin. Amen? Susukatin ng Diyos. Kung gaano kalaki, gaano kadako, gaano kalami, karami ang iyong binibigay. Dinadasok, sinisiksik pa ng Panginoon, ginaganon pa, para talagang mapuno, umaapaw pa, ang Diyos magbigay. Susukatin niya ang iyong binibigay. Kaya kung wala kang binibigay, wala rin Diyos na magbigay sa iyo. Dahil ang Biblia, magbigay, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Paano Diyos magbigay? Takal na mabuti, siksik, liglig, umaapaw, ibigay ng Diyos sa iyong kandungan. Sapagkat sa kapanukat na iyong binibigay, sukatin ng Diyos. Kaya hindi masama kung bigay ka ng 30%, 40%, 20%, di lang Diyos sasukatin yung binibigay mo. The more you give, the more blessing that the Lord will return unto your bosom. Susukatin niya. Huwag niyo limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit tithes lang binibigay mo, walang offering, walang pagpapala po diyon. Kasi yung tithes, binibalik mo lang sa Diyos. Yung tithes, ginadala mo lang, binabalik mo. Parang upa ng iyong hininga. Yung love offering, doon ka palang mag-start magbigay. Kaya dapat love and offering. Ang tao nagnakaw sa Diyos ng tithes and offering. Dalawang hinakaw ng tao. So ang ibalik mo sa Diyos, dalawa. Tithes and offerings. Bakit offerings? Kasi offerings, walang limitation. That is, from your heart. Eh. Sabi niya, give from your heart. Walang limitation po yun. Amen? Amen! Paramente. Kasi pag linimitahan mo ang Diyos, ay limitado rin yung pagbibigay, pagbalik ng blessing sa'yo. Kaya sabi ang Biblia, sukatin ng Diyos. Eh. Sukatin niya pa oh, yung binibigay mo. Kung gaano kalaki, ganun din ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Huwag natin limitahan ang Diyos sa blessing. Dahil ang Diyos na pinaglingkuran natin, He is a God of more than enough God. Sobra sa insakso sa Diyos. Sobra sa insaktong Diyos. He is a God of more than enough. Kaya kung magbigay ka ng supra sa insakto din, more than enough, ay ang Diyos natin nga pinagliwan, more than enough din, susukatin niya, ay grabe nga pagpapala, ibalik ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say praise the Lord. Sunod,
what God does with your gift. Anong gagawin ng Diyos sa inyong gift, regalo, gasa na galing sa Diyos? Proverbs chapter 8 and verse 16, kaya hindi basa. Praise the Lord. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, ang talata ay 16. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Palakpakan po natin ang Diyos. Tama? What God does with your gift? A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Ang iyong gasa, gift mo sa pagbibigay, ito po'y magbubukas ng daan. Amen? Upang dadalhin ka doon sa mga dakilang tao. Ano yun? The great, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Yung dinadala mong pagpapala, because that is your gift. Your gift is to worship the Lord. Your gift is to give a testimony. Your gift is to sound an instrument. Lahat ng gift mo. Your gift is pagbibigay. So, it opens. Magbubukas ng pintuan, ng grasya, biyaya ng Diyos para sa mga ushers tumatanggap upang dalhin ka dito doon sa pinakadakilang mga tao. Sino yun? Ang binibigay mo, nagbubukas ng pintuan ng pagpapala sa Diyos upang makarating ka sa mga dakila. Sinyong dakila? Tao, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Makapalugod sa Diyos. It makes sweet savor, matamis na pasiburno sa Panginoon. It opens a man's gift, make it room for him and bring it him before great men. Nagbubukas. Kaya hindi ka nagbibigay, hindi po ma-open ang floodgates of heaven, hindi i-open. Kung nagbibigay ka ng gift ng Diyos na binigay sa iyo, nagbigay ka ng regalo sa Panginoon, mabuksan ang mga bintana sa langit. The windows of heaven will open and pour you out the blessing that there shall not enough room to receive it. Walang sapat na silid na paglagyan. Amen ba? Kaya huwag nyo isipin, wala akong trabaho, kuya. Wala akong mahinaling kita ko sa negosyo. Huwag mo isipin yan. Dahil nagpapalago ng negosyo ang Diyos. Ang nagbibigay ng trabaho ang Diyos. Araw-araw mong kalakasan, siyong buhay, hininga, matulog ka, magising ka ng maayos, blessing from the Lord. Maging payapa, maligaya ka, matulog ka, lahat, peace of mind, may joy ka, regalo galing sa Diyos. Sapat na po yun. So kung ang Diyos pinagpala ka sa material, financial blessing, lalo ka pa magbigay, magtapat. Kaya walang nalulugi sa pagbibigay. Sabi ni Salmista David, wala pa akong nakitang tapat na Kristiyano nagpapakalimos. Since my childhood, wala. Magtapat ka pala, sincere ka, nagbibigay. Sinusunod ang Diyos, hindi ka magpakalimos. Lalo kang pagpapalain ng ating malapag. No? He opened the floodgates of heaven and pour you out the blessing that there shall not enough room to receive it. Dadalhin ka sa Diyos, makarating sa Diyos. The great, darating sa Diyos ang mga binigay mong regalo. Ang iyong pagbibigay. Kita mo yung iyong pagbibigay. 104 souls naligtas sa Iloilo, Sara. Sabi ng Biblia, the value of that soul. Walang sapat na halaga. Then sabi ng Biblia, for every one soul that repented, na makasal, magsisisi, lumapit sa Diyos, what is his value? Multitudes of angels rejoicing in heaven.
Isang tao lang ng mga salanan lumapit sa Diyos, nagsisisi, tinanggap ang umiiyak. Million upon millions ng mga anghel sa langit ng katuwaan. The great host of heaven, multitudes of angels rejoicing in heaven for that one soul that repented. Go back to the Lord. So yung binibigay mo, malaking bagay para sa Diyos. You open the door para sa mga taong baligtas sila. Malaking gastos, pero gibaliwala natin. One way pa lang pumunta yung mga beloved workers, one way lang, tatlong sasakyan sila. One way lang nila, kating sasara, 50,000 pesos. Si Brother Arnel from Manila, 30,000 pesos. Pagbalik nila, another 80,000 pesos. Magkano'ng ginastos natin? Saan natin ginawa yon? Yung mga binibigay nyo, iniipon namin. Yung mga pledges nyo, iniipon namin. Kaya kung iba pa kaming nangunguna, magpayaman mi. Pero hindi namin magawa po yun. Kahabaga ng Diyos. Pero yun naman na pastor, ginagastos namin sa ebanghelyo, sa gawain ng Diyos, pang maraming tao maliligtas. Hindi naman atin po yon. Hindi atin gawain ito. Wala tayo rito. Wala tayong pera dito. Wala. Pinagkatiwalaan lang kami ng Diyos. To hold that blessing, the purpose is for the glory of God. Gamitin sa ebanghelyo. Kaya kayo makaigsunan, kung minsan may makaigsunan na iba, mga makitid ang isipan, I pray till you frankly. Iniusapan yung sa likod, billion, mga bulawan, mga ginto. Wala man lang siguro ang kasagi sa isipin nyo, kung makakuha ka mo isang barita, magbigay ka mo sa church. Puro lang sa inyo. Kaya pagka maging ano ka, kung puro ka lang pang sarili, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Si Solomon, kilala niyo Solomon, pinakamayaman nga hari sa buong daigdig. Bakit? Anong hiningi sa Diyos? Hindi pira. Hindi ginto. Hindi anong bagay. Anong hiningi sa Diyos? Panginoon. Solomon, hingiin mo, sabihin mo sa akin anong gusto mong hingiin. Lord, wala akong ibang hingiin. Bigyan mo lang ako ng karunungan, kaalaman. Wisdom, knowledge, and standing to rule these people, to rule my kingdom. Wala siyang hiningi na, Lord, payamanin mo ako, bigyan mo ko na may biginto, maraming bulawan. Wala sinabi Solomon. Ang kahiningi niya, spiritual. Anong sabi ng Diyos? Solomon, ang hiningi mo sa aking karunungan, kalang binigay ko na. Kaya may mga problema, mga kaharian, si Solomon ang kakaunsel, lalulutas ang problema. Kaya naging kilala sa mong daigdig yung karunungan ni Solomon. Ano nangyari? Yung mga hari, mga prinsisa sa buong daigdig. Nung nakita ng karunungan ni Solomon na ang kaguluhan sila mga nasod malutas magitan ng wisdom na binigyan Diyos, sila mismo, barko-barko, galyon-galyon ng mga ginto, lahat na kayamanan na dala sa kaharian ni Solomon. Pati yung mga hari, mga anak na prinsisa, pinaasawa kay Solomon. Tingnan mo, pangunahin mo hanap ang kaharian ng Diyos, katwiran, hindi yung kayamanan. Sa Biblia, totoo ang Biblia na binasa natin. Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Tanda nyo, mga kapatiran. Kung unahin mo, pero may prayer mo lang, Lord, payamanin mo ako, magigwartahan ako, Lord, makuha ako ng ginto, maging milyonaryo ako, iikot ako sa buong daigdig. Mga kapatid, hantod ka ron, diyan ka lang.
hindi natutuwa ang Diyos sa prayer mo, selfish po yun. Parang kaunta kayo. Dapat nang sabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng kayamanan para makabili ng lupa sa church. Makapatayo kami ng magandang simbahan. Makabili pa ng maraming sasakyan magamit sa kusada. Yun ang dapat sabihin mo. Panghawakan mo ako, maging dapat ako maglingkod sa iyo. Magpagamit ako sa iyo, Lord. Purihin kita. Sigurado, yung hindi mo hinihingi, magulat ka na lang. May manawag sa iyo mag-text. Brad, kunin mo na yung bahin mo rito. 1,000,000 barita. Baka maya, makulaps ka na. Ha? Anong gawin ko dyan? 1 barita pa lang nga, 6.2 kilos. Mamatay ka na yan. Lalo pa yung makuha mo yung 75 kilos. Maraming style kasi ng gold. May 75 kilos, may 6.2 kilos. Ay, pag yan makuha mo, nako. Pag iniisip mo, may pira ka na, grabe na Lord, nagpalam ako, Lord! Hindi ako nagbibigay. Kaya, mag-almusal ako sa Amerika. Manangalian ako sa Singapore. Maghaponan ako sa Bahrain. Matulog ako sa gitna ng Pacific Ocean. Bibili ako ng maraming barko, eroplano. Mahigit pa ko kay Pacman. Pag yan ang plano mo, siguro baka ibigay na Diyos yung karusa na lang. Yung mihila, karabaw. Bakit? Hindi na gusto ng Diyos. Dapat buong pagpakumbaba tayo. Sabi ni Biblia, the love of money is the root of all evil. Pag-ibasa, Bari Anthony. What God does in you when you give. 1 Timothy chapter 6, verse 17 up to 19. Pakinggan nyo to. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 6, ang talata ay 17 hanggang 19. Ang mayayamang sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. 18, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay. Handa sa pamimigay. Maibigin sa pamamamahagi. Maibigin sa pamamahagi. 19, share. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Nagpaalaala ang Diyos. Eh baka makakuha ka na ng ginto, baka makalimutan mo ang iyong pangako sa Diyos. Ang mga mayayaman sa sanlibutang ito ay pagbilinan. Pagbilinan. Palalahanan. Pabilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Kasi maya, mabayaran ka na ng lupa mo, milyon. Baka makalimutan mo ng Diyos. Amen? Pagbilinan mo sila, sultian mo sila, nga huwag sila magmataas, di magpahinambog sa paghuna-huna, pag-iisip. Huwag magmayabang sa pag-iisip. At huwag umasa sa kayamanang di nanatili. Ang kwarta sa lupa, kayamanan, hindi ito mananatili. Dahil hindi ito walang hanggan. Ang walang hanggan kayamanan sa langit lang ang may-ari ang Diyos. Tanan na kayamanan sa lupa, hindi ito mananatili. Parang bula lang yan. Makita ang mamawala. Pak! Wala na. Kaya sabi nyo, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagagalak.
Sabihin, ang sa Diyos pa rin ang lahat ng bagay. Na sila ay magsigawa ng mabuti. Mabuti pa rin gawin mo pag maraman ka na. Na sila ay magsiyaman sa mabuting gawa. Mabuting gawa ang payamanin mo sa sarili mo. At sila ay maging handa sa pamibigay. Yun. Handa ka palagi sa pamibigay. Maibigin sa pamahagi. Share your blessing. Handa ka palagi sa pamibigay. Ano yun? Handa ka palagi bigyan ng touch offering mo. Handa ka palagi bigyan ng pledges mo sa makusanda, anniversary crusade. Handa ka palagi. Mamibigay ka o maibigin ka sa pamamahagi. Share. Sa bawat needs, pangilangan ng iglesia. Amen. Nasa, yun ang paalala sa Biblia. Hindi yung isipin mo lang yung pera mo. Tulog-tulog ka na lang. Ganun ang ginagawa ng tao sa panahon ni Lot. Nangaral si Lot sa Ebanghelyo. As si Noah. Ang mga tao nagsikain, nagsiinom, nagginasalya, naginasawa. Grabe. Hanggang wala makinig sa salita ng Diyos. Dumating ang baha. Lahat sila patay. Pati ilang mga kayamanan, walang nadala. Wala. Mabuti, wise pa ang mga hayop. Silang naligtas sa arka. Mabuti pa pala yung mga hayop. Kawawa naman ang hayop, iniihaw natin. Mas bright pa pala sa atin. Amen? Sila lang naligtas. Sila. Mga hayop. At only 8 souls, pamilya ni Noe. Walang iba. Ang tao mahiling bangunto sa kalgalakan pag gumandan ang buhay, para bang masyado na siyang ano, umaasa na lang doon sa kanyang pera kayaman. Dapat, sabi nga ng pinsan ko eh, noon, umaasa lang kami sa aming sarili. Parang kami nang marunong, kami nang mayabang, parang kami lahat. Pero nung nakilala ng Diyos, nakita na, wala ka balang asahan, ang Diyos lang. Di wala naman marunong, ang Diyos lang eh. Lahat, iasa mo sa hindi yung profesional ka na, marunong ka na, magaling ka na, marunong, marami, may trabaho ka na, marami ka na sweldo, wag ka umasa doon. Sa Biblia, umasa ka pa rin sa Diyos na siyang nagbibigay sa iyong sagana ng lahat ng bagay na mga pagpapala upang ikaw ay magsigalak. Ibig sabihin, ang utor ng kasiyahan, kagalakan, enjoyment sa buhay, walang ibang Panginoon. Hindi yung kayamanan mo, hindi yung sarili mo, hindi. Kaya ang lahat ng bagay ng isang lupa, hindi po yan mananatili. Kung sa Bisaya, hindi magluntad. Wala, temporaryo lang lahat. Ang ating badala sa langit, yung ating mabuting gawa. Palakpakan po natin, Diyos mo naman. Ito po'y paalala lamang. The secret of abundance, abundant blessing. Unahin natin ang Diyos. Pagpangita at katwiran niya. Ang lahat ng bagay, tiyabi niya pagpapala. Ibigay ng Diyos sa atin. Gusto niyo bang yumaman? Ayaw nila. Gusto niyo bang yumaman? Ba't talanganin ka mo? Si Brad sa likod, jam niya. Sabay pangalot ng kaspa. Gusto niyo bang yumaman? Kung gusto natin yumaman, pagpalain ng Diyos, yung pinangaral ko sa inyo, gawin po yun. Dahil lahat yan nakasulat sa banal na kasulatan. Nagbigay ka na ng sobra sa insakto, panatiliin ang pasobrahan mo pa. Huwag mong bawasan. Huwag kang umatras. Kaya pag umatras ka, ibig sabihin, nawalaan ka ng panampalataya. Lalo ka mag-street forwardness. Diridiritsong paglingkod, magsunod sa kaluban, ayaw pag-atras. Mayroon dito kapatiran noon, isir ko lang sa inyo, malapit naman tamatapos. Noon mag-testify sila dito, grabe. Ako kasi pinapakinggan ko lahat yung mga testimony, kahabagan ng Diyos. Magbigay kami, sobra sa insakto, anak. Ilang kaporsinto pang binabanggit. Ngayon, nung last na, napakinggan ko na, hindi na siya makabanggit-banggit ng kanyang pagbibigay. Sabi ko, nag-iba.
Sunod na buwan, nabalitaan ko, bumalik ang diabetes. Nagtubig ang buong katawan. Sabi ko, ito na. Tama nga. Pag sunod na linggo, nagpa-counsel sa akin dito. Kasi, sinabihan siya ng kapitbahay niyang kaibigan. Nag-Bible study sa Bible, doon siya nakikinig. Ay, hindi totoo yan sa Pastor Almeida. Kulto yan. Sobra na ng pagbibigay mo. Tama lang, binigay mo, magkano lang. Sumunod. Nakinig. Anong nangyari? Bumalik ang sakit. Nang bumalik, naglala, nagswili ang katawan hanggang kinuha ng Diyos. Nakakalungkot. Kasi naramdaman, makikita namin ang bawat salita. Kaya mga minamahal, ito paalala lang sa balala to. Yung naumpisa niyong pagbibigay, doon kayo pinagpapala, huwag kayong umatras. Lalo kayong umabante. Kaya the more you give, the more blessing that you receive from the Lord. Delikado po yun. Delikado po yun. Kaya, mag-ingat tayo. Si Brother Carlito, Brother Carlito ba? Hindi na dumala, may edad na si Brother Carlito, ipapani. Itestify ko siyo. Yung mama nila, yung nagtestify noon. Noon, grabe magbigay. Nung uli, naramdaman ko, iba na, hindi na nakabanggit bigay. Halos ang, kahit ikapulo, hindi na makabigay. Yun, nagbalik sakit. Ngayon ko lang sabihin sa inyo, kinausap ko si Mark Carlito, totoo, bilabidopi. Nag-away kami sa awin, hindi na talaga magbigay. Ayun na, sobra na daw yung sapat na ikapulo, tama lang, sobra na. Totoo po yun. Ngayon siya, nagpa-prayer siya. Prayer. Yung back pay niya sa pagtrabaho niya, babayaran siya ng halo, 50,000 na tatlo, magkano yun? Kung yung Jesus name, una dahil malapastor. After 1 month, binayaran siya. Ang nangyari, dumating ito sa pastoral, daming dala. Mga loaf bread, soft drinks, galing kay Sano. Binigay sa akin lahat. May binigay sa inyong amount. Ngayon, may mga resibo. Inakita ko yung resibo. Tapos yung kanyang binigay, nako. Kinulangan ni Brother Carlito. Yung cash niya na pangako na 50% ibigay, nakulangan. Yung iba, binamili niya ng loaf bread o cook. Gidivert na doon. Ayaw ng Panginoon po yun. Kung magbigay ka ng pagkain, iba pa yung binibigay mo sa buo mong tithes and offering. Hindi pwede kaltasin mo doon. Hindi po yun. Alam mo, sinabihan ko siya. Bilabit, pasinsya na. Ulay na. Yun dumating sa punto na disgrasya sila. Siyang napuruhan. Nung landing sa ospital, saka palang nagkumpis sa akin. Sa akin, Brad, nakita ko resibo. Hindi tayo nagbibiro dito. Kung anong yung pisahan mo at anong binitawan sa bibig mo, pangako mo, gawin mo yan. Kasi hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos sa, oh, ito, bilabinupi, itong binibigay ko, ito pa mga pagkain. Hindi po yon. Lahat na binibigay nyo rito, kahit anong pagbibigay, tinatanggap po namin yan. Basta sa tamang proseso. At kayo'y pagpapalain, ibalik ng Diyos sa inyo ng sobra-sobrang pagpapala. Kami tatanggap lang, pero pag may kulang, kukulangan nyo, kayo lang nakaalam, ang Diyos ang bahala sa inyo. Mahirap kasi mangako sa Diyos. Huwag kang mangako din sa langit ang lupa, putstol ng Panginoon. Don't swear. Pag nangako ka, sabihin mo, tuparin mo yun. Kaya hindi mo tinupad. Marami dito na wala. Delikado ang palo, mga minamahal. Kahit anong liyas natin, yung liyas natin, hindi na talaga. Bakit? Natabunan ng kasalanan. Because God is serious about sin. Either venial or mortal sin, sa Diyos, isa lang yan, kasalanan. Maliit lang yun nga sinti mo. Pero ang Diyos, ayaw talaga. Kaya, sa Bible, faithful less, faithful much. Tanawin sa Diyos, kung gano'ng kakapitful sa maliit, masaligan ka sa malaki. Pero kung sa maliit, di ka maasahan, lalo sa malaki, hindi ka asahan ng Diyos.
Kaya mag-ingat tayo, mga minamahal. Ito po'y bakit nawali ko to. Hindi basta-basta ang paglingkod sa Diyos. Sa ating ginagawa, tayo rin ang pagpapalain. Dinarinig yung mensahe ng Diyos. The secret of abundant blessing. Gusto niyo tuloy-tuloy ang grasya at pagpapala sa iyong buhay? Huwag niyo bawasan ang iyong binibigay. Hindi bang nanakaw yan? Huwag kayo magbibiro. Kaya magtataka ko base may mga problema dumating sa buhay niyo, isang dahilan. Wala nang iba. Ang pagbibigay kasi ng transfer, hindi basta-basta yun. I will rebuke the devourer from your life, from yourself. Hindi ma-rebuke ang devourer, mananakmal sa buhay natin pag mayroon kang ninakaw at kinuha na tayong sinupirin. Nasa Bible po yan. Because you are cursed with a curse, because you have robbed me. Pinanghimaraot ka, tinunglo ka sa pinitinunglo, dahil ako inanakawan niyo. Hindi natin pwede ma-justified yan. Dahil si Satanas, akyat baba sa Diyos. Lord, papalain mo yan. O, nagnakaw naman yan. Kinawaan, kinupitan ang tension bearing. Papalain mo yan. Kaya hindi. Hindi ka ito, hindi tolerate ng Diyos ang kasamaan. Because He is a righteous God. Kaya righteous siya. Kaya sa Biblia, but seek ye first the kingdom and His righteousness. His righteousness. Walang ikulang ang Diyos sa iyo. Walang problema. Ang pangako, and all these things shall be added unto you. Abundant blessing ang ating matanggap. Mga minamahal, maging sinsiro tayo sa paglingkod sa Diyos. Dahil maliit na bagay lang ang amin ating mamis. Siluso ang Diyos. He's a jealous God. May accuser tayo ang kaaway. Mga minamahal, maging sinsiro tayo sa paglingkod natin. Pagamit, masilan, period, sensitive ang Diyos with regards of His commandments and status. Mag-ingat tayo, magbantay. Di wala tayo yung pagmalaki. Huwag natin isipin palagi yung mga bagay sa lupa na material. Isipin natin yung spiritual na mga bagay. Ang langit pangako ng Diyos, you have to sow eternal legacy. Maghasik tayo ng walang hanggang mana nagmumula sa langit. Mga minamahal, awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Jesus. The secret of abundant blessings. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa iyo. Awitan mong Diyos. Taas yung kamay. Humble yourself in the sight of God. If you want to kneel down, you have to kneel down. If you want to stand up, you stand up. Lift up your hands to God. Purihin natin awitan ng Diyos. Buong pagsumamo, buong panalangin, buong pagpakumbaba, pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos sa pagkakasal. Di walang may tago sa Panginoon. Lahat nakikita niya ang ating ginagawa. Jesus. Jesus. Hallelujah!
Lord Jesus. Ibibigay ko sa inyo. Singgit ka lang. Ito ang puso sa Lord. Ibibigay namin ang buhay na puso. Lord, salamat sa imong habag pag-ibig, grasya sa aming buhay. Ikaw nagapaalaala sa amin sa magitan ng salita mo. Maraming salamat sa mga salita mo. Pag amin masunod, lalo mo pa kami nagpapalain. You open the black gates of heaven and pull you out the blessing to us that there is enough room to receive it. Totoo ang pangako mo, Lord. Mga waka namin ito. Mga minamahal, maging tapat tayo. Maging masinugtanon, matinumanon, maging sinsiro, maging faithful sa Diyos. Even single, sintabo, mga minamahal, lahat. Ipakita na Diyos, we are sincere and faithful in doing His statutes and commandments upang wala, hindi makapasong kaaway, puro grasya, biyaya ang pagpapalag-usad. Hallelujah! Dahil may pangako ang Diyos sa atin. Manalangin tayong lahat. Upo, dakilan ng Diyos ang mabanal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, nandito kami susumamo sa iyo. Sa ganang amin, Lord, wala kami magawa. Dahil mga mahina kaming tao. Salamat sa mga salita mo nagpaalaala sa amin. Upang amin masunod gabay, silbing gabay sa aming buhay. Upang lalo pa kami pagpapalain. Magamit mo kami sa kaligtasan ng mga tao para sa iyong gawain. Lord, tulungan mo kami. Magasunod kami ng lubusan sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng takot sa puso, Lord. Hindi kami muli sa kasala sa iyo. Maging tapat kami sa magsamba pagsunod sa kalooban. Bibigay sa aming mga kinitaan o mga nasabihan, papalain mo kami. Pagalingin mo aming karamdaman ng lubusan. Bulugan mo, pagpalain mo kami. Baguhin mo kami, Lord. Sa dalangin mo lang, Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, haleluya. Haleluya, Jesus. Batong kamay sa iyong ulo. Ang isa nakataas, lahat tayo maglihans with all power and authority. Sa ating karamdaman, pumiba lahat kainan, pagpalain tayo. Mga kahirapan, mawala. The poverty, weaknesses sa ating buhay, mawala. Papalain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Hallelujah. Upo na kilang Diyos sa mamanal sa pangalan ni Jesus. Dali mo lang, Pastor. Ibabang kapangyarihan mo sa mga Lord. Baka pati rin may mga problema. Lutasin mo sa malang kapamaraanan, Lord. Pagpalain mo ilang mga transaksyon, mga negosyo, mga trabaho, na buhay, pagkitaan. Lupain na mga kahilingan nila sa iyo. Lutasin mo sa mga maagi. Karamdaman nila, pagalingin mo. Hallelujah. Pagpalain mo kami lahat sa matinang sila bagay, Lord. Lord, hallelujah. Tuloy mo kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Transaction mo, Panginoon, tabangan mo kami kay kula sa mimo mo. Pangawakan mo yung mga tatag maglingkod sa iyo. Naglubusan, mali, Panginoon. Ikaw lamang mo sandigan. Ikaw lahat sa aming buhay, Lord. Sa ganang magmamay na kami. Ikaw lamang malakas sa aming buhay. Tulungan mo kami sa dalay malapastor. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah.
Binibiyok niyo mga minamahala mo nagkapatong kamay niyo so sa lalimbabang kapangyarihan mo, Lord. Ay, by the pop darkness, demons and permanent sickness and diseases cast out from that children. The might of Jesus be healed. Be healed. That now problem is blessed. Blessed sicknesses be healed. Problem began in Jesus' name. Weakness began. Bless them. Poverty began. Problem, Lord. Bless them so much, my God. Bilang sinipisweet, Lord. In Jesus' name. Amen and amen, Lord. Hallelujah. Palapakan natin, Diyos. Tayo tumayo. Taas yung kamay. Bayaw kamot. Tayo po'y mulukso. Tatlong beses. Kusog. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. So, patuloy tayo. Huwag mag-absent, mami na mahal. Taro tayo pagpalaan. Merkulis, Bernes at Linggo. Padayon kita magsangyaw ng may balita, magpaluap sa makaisunan. Kaya huwag natin kalimtahan yung ating mga pagbibigay sa gawain niyo sa inyong mga pledges, sa ating anniversary crusade. Mga special pa rin lalo kayo papalain ang ating pinakamahal na Panginoon. So hindi tayo magtagal, mami na mahal, makuha tayo natin special pupiring. Dugang-dugang lang yan ng mga panginanglalong sa iglesia. Kung may pledges po kayo, kasi pwede niyo po ilagay sa sobre, ibigay niyo po sa information table sa mga beloved workers, sa kanilang beloved wife, para makatulong kayo sa gawain ng ating malapang noon. Dakilang Diyos, ang malas pa sa maraming salamat sa mga kapatinin na isawa, bigay ng mga special love offering, Lord, maging iban, mga pledges para sa Diverse Crusade, huwag ko sana gaganipin, Lord. Pagpalaan mo lubusan at return the blessing to them, Lord. A million times to the first leading prima pastor. In Jesus' name, amen. Salamat. More than I could hope or dream of, you poured your favor on me. One day in the house of God is better than a thousand. Manindog tatanan, maigsoon ko sa ating closing prayer at beloved brother Cesar Babor. Pagpunin niyo po ang ating mga closing prayer. Ayan mga absent, mami na mahal, Wednesday, Friday, palayon kita. Papalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. God bless you. Hallelujah. Mga mahal, wag ang potos ng pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Kanimo pinakamahal mo, Diyos, saman sa langit, ay ginoon sa mga kabuhat sa langit sa iyo, ta, sa pangalan pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Aniya kami, mahal na Panginoon kahapunon, mahal na Panginoon katapos mo pagsimba. Diha kanimo kami, pasalamaton diha kanimo, Gino. Simong kamayo kabutan sa mga kinabuhing adin. Ikaw, Gino, nagadasig sa matag-usa ka namo, Gino. Nagahatur, Gino, sa balay, alumpuanan, mahal na Panginoon sa pagsimba.
kanimo. Salamat, yes. Mahala Panginoon, nakikuban ka ginugikan sa MC-han pa lang, Ginoo, sa joyful o sa sulim, mahala Panginoon. Hallelujah, sa mga buhing kadaugan, sa mga kaigsunan, sa lamiton, sa adult choir, children's choir, mahala Panginoon, hallelujah, penis choir, hallelujah, single choir, mahala Panginoon, Ginoo, hallelujah, sa mga paghata, Ginoo, mo isusi sa panalangin, mahala Panginoon, hallelujah, pag-unahon ka na mo, Ginoo, sa imong balang ebanghilyo, Ginoo, nga dili pa lang dugay na mong nabatian, mahala Panginoon, ikaw, mga pupuk panalangin, nga wala na yung sarang kabutangan, Ginoo, hallelujah, hallelujah, salamat sa mga pulong, Ginoo, nga maoy, suga na mo, mahala Panginoon, sa mga pagpadayon, sa pagpangalaga, diya kanimo, naghangyusap kami kanimo, hallelujah, ningkapunon, Ginoo, sa pagpamauli, sa mga kaigsunan, Ginoo, ikaw, mag-aamping kanila sa kadalanan, mahala Panginoon, padangat sila, silang pinuyanan, nga wala ikakulian, mahala Panginoon, bisan pa sa mga driver, maghatod, mahala Panginoon, mga manggagawa, Ginoo, ampingan mo sila, mahala Panginoon, naghangyusap kami kanimo, Ginoo. Ikaw, Ginoo, kanunay magatag espesyal nga kalakasan sa mong mahala pastor. Yes. Hutob si mong pagbalik, mahala pa yung kinintanan, Ginoo, mong gisalig, itugyan, nagyo, Diyos, yung pinakabuutan, gamhanan kay nga pangalan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Amen.